Magandang umaga, magandang tanghali at gabi sa lahat saan man kayo naroroon. Ang inyo bang relasyon ay nasa masalimuot na sitwasyon? Tulad ng bigla na lang kayong iniwan, hindi na nagparamdam, hindi nyo na makontak, or nakablock na kayo sa lahat ng pamamaraan na pwede nyong ikontak? Kung yes, ito ang ating pag-uusapan. Ito ay hindi po lamang sa mag-asawa. Pwede po ito sa mag-boyfriend at girlfriend. Relasyong babae sa babae, lalaki sa lalaki, ay maaari po ito even sa mag-live-in partner. But before that, disclaimer po tayo sa mga taong hindi naniniwala sa mga ganitong usapin. Malaya naman po tayong makapamili ng mga videos na ating gugustuhin. So wag na natin patagalin. Ang ritual na ito ay upang mabalisa sa kakaisip sa'yo ang iyong karelasyon or ang iyong mahal sa buhay. But hinihiling ko po, bago nyo ito gawin, ay gusto ko ang inyong concentration ay nandito, buo ang inyong paniniwala. Kung tayo'y nagdududa sa ating sarili, ay ipagpaliban po muna natin ang paggawa ng ritual na ito. Bihira ko po itong gawin, but gusto ko kasi ang lahat ng dumadaing sa akin ay about sa mag-asawa na iniiwan, nabablock, or talagang luhaan at nandoon pa din yung nais nila na mabuo. So ito muli, ginagawa ko po ito upang makatulong sa mga taong may suliranin na kay bigat na sa kanilang mga pakiramdam. Ito po ay ginagawa ko sa magandang paraan at uulitin ko po, hindi po ako mangkukulam. Ang nais ko lamang ay mabigyan kayo ng gabay para doon sa inyong mga kahilingan. Hindi po natin ito gagawin para mangkulam tayo, bagkos ay para buuhin natin ang isang relasyon na nawalay or matagal na hindi nag-uusap or hindi maayos ang kanilang samahan. So, ito po ay para sa mga positibo lamang sa pamamaraan at sa gabay ng ating Panginoon na mabuo at maayos ang isang pamilya na nawasak at nabahira ng kung ano pa mang kadahilanan. So, wag na natin patagalin. Gusto ko po ang inyong concentration talaga. Hinihiling ko po sa inyo na kapag ginawa nyo ito, ang concentration nyo ay nandito at ang paniniwala po and sa pamamagitan ng Panginoon ay matupad ang lahat ng ating kahilingan. And may mga gagamitin tayo dito, ipapakita ko sa inyo maya-maya, but gusto ko munang magbigay sa inyo ng mga positibong salita. Kapag po kayo ay gumawa ng mga ritual, ay kailangan ay 100% naman po ang inyong paniniwala ay nandito. Sa pamamagitan ng inyong paniniwala at damdamin talaga na sa paggawa nyo ng ritual na ito ay makatotohanan, at kung nagdududa kayo sa mga sandaling iyon ay ipagpaliban nyo muna. Meron pa namang susunod na time, araw, and bukas, meron pong ganon. And kapag ready na po kayo at ready na din yung mga gagamitin, ay doon nyo na po umpisahan. Pakiusap po. Bihira ko lang po itong gawin. Inuulit ko lang po, hindi ko po ito ginawa upang mangkulam at hindi po ako mangkukulam. Ang akin po lamang ay makatulong doon sa mga kapwa o babae, maging sa lalaki na may problema sa pamilya or sa relasyong mag-asawa, mag-boyfriend, mag-live-in. Ganun po ang hangarin ko. At gusto ko lang sabihin sa inyo na kapag Sabado pala at Sunday ay umaalis po ako, ang balik ko niyan ay gabi na. So yung mga nasa Messenger ko or sa FB ko, patient lang po, lahat po kayo ay pag-uukulan ko ng pansin, but hinihiling ko na patient lang po yung mga hindi ko pa na-open, huwag po kayong mainip. Lahat po kayo ay pagbibigyan ko at
Pagbibigyan ko ng time. Ang isang tao po ay inaabot ako ng kung ilang palitan ng mensahe kasi hindi ko na po kaya yung makipag-usap pa ako. Through text na lang po. Lahat ng best ko po ay ginagawa ko. Nagbibigay ako ng advice. Hindi lang po lahat ay ritual. Kipakinggan nyo yan o hindi. Masaya po ako sa ginagawa ko. Puro positibo. Sa mga nag-aalok, hindi po ako tumatanggap. Ang hangarin ko lang po dito ay matulungan kayo sa pamamagitan ng simpleng mga advices ko. Nasa sa inyo na yan kung pakinggan nyo o hindi. At sa pamamagitan ng ritual na binibigay ko ay magabayan ang inyong mga problema. And samahan nyo ng paniniwala sa ating Panginoon. Yun po ang pinaka the best. Ang problema nyo, iniwanan kayo ng iyong mahal sa buhay, ng iyong asawa, ng inyong boyfriend, and ka-live-in. Hindi nyo na makontak. Ito ang ating topic. At talagang hiling ko din po, pakinggan nyong mabuti. Kasi kung ang itatanong nyo lamang ay, pwede po ba yung pulang kandila? Please naman po, pakinggan nyo. And nakikiusap ako, halimbawa, kahit sino naman nagre-ritual, pag sinabi sa inyo na puti po ang inyong gagamitin, ay puti po talaga. Hindi po maaari na on this spot ay papalitan natin dahil yan ay may mga kaakibat po yung kahulugan sa bawat ritual na ginagamit. Kahit saan po kayong nagre-ritual, magtanong. Pwera na lang kung ang nagre-ritual is naghurim-hurim lang ng walang katuturan. So, ayan po. And doon naman sa may mga problema, and mapaano man yung inyong kinasangkot ang problemang relasyon, mag-asawa, or mag-boyfriend, mag-live-in man yan, magmuni-muni po kayo. Muna, isipin nyo kung tama ba kayo or mali. Gawin nyo ay magpakumbaba po kayo. Ibaba natin ang ating mga pride. Wala pong mawawala. Ibaba natin ang pride natin. Kasi yan po ay kung andoon ang ating mga pride, ayan po talaga ang isa sa sisira din ng isang relasyon na yung pride na yan na pagkataas-taas ay hindi natin kayang ibaba. So, through sa paniniwala natin sa Panginoon, mababa natin yan. Lumbay ng kalooban ang dapat. And sa mag-asawa, mag-boyfriend, or ano, kailangan natin ang give and take. Unawaan talaga. Yan po. So, ito na yung ating ritual doon sa mga nakakaranas ng hindi na makontak or naka-block na tayo or kahit anong pamamaraan ay wala na tayong kapag-asa. At true sa paniniwala sa Panginoon, nagabayan itong ating ritual na ginawa ay buong puso nating ialay or ipagkaloob yung ating paniniwala dito sa ating gagawin. So una, inuulit ko kasi baka mamaya isipin nyo ay mangkukulam po at kukulam ang ating gagawin. Hindi po, ito ay positibo lamang para doon sa ikakaayos ng ating pamilya, relasyon, mag-asawa, mag-boyfriend, boyfriend-jowa, pareho na yan, and mag-live-in partner. Pwede po ito sa lalaki sa lalaking relasyon, babae sa babaeng relasyon, pwedeng-pwede po ito. Sundan nyo po lamang kung ano yung aking ipapakita sa inyo. So una, kailangan ay meron, sindihan nyo na po ang puting kandila habang ginagawa nyo po itong ritual na ito. Ilagay nyo po lamang dyan sa harapan nyo ng nakasindi. Kahit anong hugis po ng kandila ay pwede po naman. Tandaan, puti pong kandila, hindi na po pwedeng ihirit nyo kung ano ang meron kayo. Meron naman po mabibili na mumurahin lang, hindi na importanteng mahal or ano paman. And next, kailangan ay may picture kayo ng inyong asawa, karelasyon, ka-live-in. Yun, picture po. And kailangan ay may dahon tayo ng laurel. And meron tayong papel. And meron tayong sinulid.
Kahit ano po sa dalawang ito ay pwede. Pula or puti ay pwedeng pwede po. At meron po tayong karayom. Ito ay gagamitin natin sa pamamaraan ng positibo po lamang. Wala po ditong kung ano pa man na iisipin ng iba. Ito ay upang maayos lamang ang ating relasyong hindi na nasa kagandahan. And of course, meron tayong panulat, kahit naman lapis ay pwede na. And meron tayong ganito, ito ay paglalagyan lamang ng ano ating gagawin. And una nating gagawin ay isusulat nyo ang pangalan ng inyong mahal sa buhay dito. Ibig letter nyo po and ang kanyang birthday. It does not matter kung ilagay nyo ay letra or yung date. Basta't ilagay nyo yung birthday niya and ang kanyang pangalan. Kahit wala ng middle name niyan ay okay na. Big letter lang po. And dito sa papel ay magsulat kayo ng 11 numero. Yung papasok lang sa isip nyo. 11 numero dito sa harapan. And talikurin nyo yan. 7 dito. Yung on this spot lang po napapasok sa isip nyo na mga numero. 11 sa kabila and 7 dito sa kabila. So, ayan. And may karayom tayo. I-ready nyo na po yan. Lagyan nyo ng sinulid kung alin doon sa dalawa ang gusto nyong gamitin. Medyo haba-habaan nyo na po. And ano ang gagawin natin dito sa mga ito? Pagmasdan nyo po at tandaan nyo ang sunod-sunod na aking gagawin upang tama po natin yan magawa para naman yung ating kahilingan ay sigurado na matupad sa pamamagitan ng ating Panginoon. Yung hiling natin ay gabayan tayo na matupad at maayos yung ating karelasyon or pamilya. Gusto natin yan ay mabuo. Sino ba naman ang hindi? So, please at pakinggan at kung hindi nyo na masundan, panoorin nyo pong muli at pakinggan nyo kung ano ang ating mga gagawin. So, lahat ng sinabi ko, at ito ay gagawin nyo halimbawa, Martes at saka Bernis lang ito. Kung nagustuhan nyo sa Martes, ay Martes nyo sisimulan yan hanggang makapitong araw kayo. Martes, kung Biyernes naman ay kasama na yung Biyernes hanggang makapitong araw kayo dito sa gagawin natin. Ito ay anumang oras pero mas ina-advise ko na bago kayo matulog, yung kayo lang po, yung talagang sarili nyo ang mundo, ika nga, para makapag-concentrate kayo sa inyong mga gagawin. So, ano ang ating gagawin dito? Ito ay nasulatan mo ng numerong 11 at 7. Itutupi mo siya ng dalawang tupi. So, dalawang tupi, paganyan. At dito ay naisulat mo ang kanyang pangalan ng big letter at ang kanyang birthday. Ilagay mo siya dito. Ayan, nasa tinupian mo. And ang gagawin mo sa picture ay isusulat mo ang pangalan mo. Picture ito ng iyong gagawa ng ritual. Isusulat mo ang iyong pangalan dito. Sa likuran, buuhin mo at capital letter din. Ang pangalan mo na ikaw na gumagawa ng ritual, yun ang ilalagay mo dito sa kanyang picture. Yung taong mahal mo na gagawa natin ng ritual, pakinggan nyo pong mabuti para masundan nyo po ng tama, para hindi na po tayo magtanong-tanong kasi hindi ko po lahat ay marireplyan kaagad. And nasulat mo yung pangalan mo, ikaw na gumagawa ng ritual, ibig letter nyo rin po at ilalagay nyo dito sa harap, magiging sa likuran po itong dahon ng laurel at itong papel. Ano po ang gagawin natin dyan? Ang sinulid at ang karayom, mayroon na yung sinulid.
Ayan. Dito sa likod, ito yung harap ng picture. Dito natin yan sa likod tutusokin. Ayan, siguraduhin mo na sa puso niya tatama. Again, inuulit ko po, gagawin natin ito hindi para mangkulam. Ito po ay para mabuo at maayos. Pitikin ang kanyang konsensya na tawagan tayo at mabalisa siya sa kakaisip na para sa atin. And bumalik, habang tinutusok nyo ito, ay inuusal nyo na ang kanyang pangalan ng 7 beses. Usalin nyo ang kanyang pangalan ng 7 beses hanggang sa masamid siya. 7 beses ng malumanay, hindi mabilis. And itusok nyo papunta dito sa harap. Natatama sa kanyang puso para yung kanyang puso ay lumambot at makapag-isip na sa pamamagitan ng mga numero na ating isinulat ay tawagan tayo. Siya na mismo ang magkusang tumawag. Ito itinusok natin papunta sa harapan at meron tayong pangputol dyan. Putulin nyo at itusok nyo uli at kukunin nyo yung naiwan dito sa likuran na sinadulo at itusok nyo uli dito. Ang ipasok nyo sa karayom. Kaya hindi ko na ito ma-shoot. Ayan. Tandaan nyo po ha kung ano yung ginawa ko. Ayan, baka hindi ko na ma-shoot. Gumamit po kayo ng malaking karayom para ma-shoot nyo yan. Ayan, pagpalagay nyo, ano, kasi hindi ko na na-shoot. So, nandito na pareho sa kabila, sa harapan ang dulo. Andito na sa harapan, pareho ang dulo. Ang gagawin nyo po dyan ay ilalaso nyo po dito sa harapan. Ilaso nyo. Ayan, ilaso. Kaya habaan nyo yung sinulid para makalaso kayo ng maayos. Ayan. So, nandito na po yan sa harapan. Nakalaso po yan at inalis ang karayom. Ang gagawin nyo po dito ay bubulungan nyo uli ng kanyang pangalan ng 7 beses at ibulong nyo na lahat ang inyong mga kahilingan dito. Ano pa man yung lahat-lahat ng inyong kahilingan, isa puso nyo yung inyong mga hiling na sa pamamagitan nun ay matupad at magbigyan ng kalutasan para sa pagkakabuo ng inyong relasyon at maging lumambot ang puso ang bawat isa ng puso sa atin na mababa ang mga pride at tumawag sa atin sa pamamagitan ng mga numero na ating isinulat. So ano ang gagawin natin dito? Pagkata ito, kaya ito meron nito, ay ilalagay nyo lang siya dito, nakalaso pa rin po yan. At ito ay ilalagay nyo sa isang lugar na hindi mapapakialaman. And diba 7 days, kinabukasan ay kukunin nyo na lamang ito at kakausapin nyo bago kayo matulog. Huwag kalimutan na ang pangalan ay babanggitin ng 7 beses. Nang hindi mabilisan, isa puso, and damahin ang inyong mga hiling. So, ganun din ang gagawin sa mga susunod hanggang umabot kayo ng 7 araw. Pagdating ng 7 araw, ay inyo itong kukunin dito. Kukunin nyo ito at maghahanap kayo ng lugar na inyong iipit ito kung saan nyo gusto. Sa mga damit na hindi nyo gaanong ginagamit niya yung mga nakatiklop, iipit nyo doon. Pwede po. Basta kung saan lugar na medyo panatag kayo na hindi siya mapapakialaman, ay pwede po ito. Damhin ang bawat agalaw na inyong gagawin sa ritual na ito
upang ang katuparan sa ating mga hiling sa pamamagitan ng Panginoon ay matupad yan. So pagkatapos ng nailagay nyo na ito, naiipit nyo, bumilang kayo ng oras na dublihin natin yung 7 hours. So magiging 14 hours yan. Pagdating ng 14 hours, ano po ang ating gagawin dito sa ginawa natin? Kunin nyo po ito at tanggalin nyo ang pagkakalaso. Kapag natanggal na po yan, kapag natanggal na, hawakan nyo kung ano yung matatapat na sa kanan nyo, yun po ang gagawin yung panghila hanggang sa makalas ang sinulid. And ang sinulid po ay itatapon nyo or ihulog nyo sa may bintana. Huwag ihuhulog nyo sa may bintana. Huwag nyo na siyang pansinin kung may kumuha, may kung anuman. Basta ihulog mo na doon. Ihulog mo na yung mga masasamang nakaraan na nangyari. Ihulog mo na dahil ang gusto natin is yung bago na. And yung pagdating at ang paghintay ng kanyang tawag. At yung pagdating talaga ng ating mahal sa buhay. And ito naman, yung tatlo na to, ay pwede niyong paghiwa-hiwalayin, pwede niyong pagsamasamahin, maghanap kayo ng lugar na pwede niyong pagtaguan. Sa mga damit po na hindi na ginagamit, ay pwede po ito. Ayan, sana po ay masundan niyo. Kung hindi naman, ay hiling ko na pakinggan niyo po muli itong aking ginawa para makita niyo at masundan niyo ng tama. And hangad ko ang katuparan ng lahat ng inyong kahilingan para sa ikabubuti ng inyong samahan, ng inyong relasyon na nasira. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa tiwala na inyong binibigay, at sa pamamagitan ng ritual na yan, ay binibigay ko din po ang aking prayers. And bago ko yan isinishare sa inyo, ay nagdadasal po ako ng para sa aayos ng bawat isa ng problemang meron kayo. Maraming salamat po sa inyo. Hangad ko ang katuparan. Sa lahat po ng sumusubaybay sa akin, maraming salamat. Hindi ko na po kayo maisa-isa kasi baka magtampo. Hindi ko mabanggit lahat sa dami. And doon sa nag-send sa akin at nagtanong ng positibo na nangyari, Sis, nakalimutan kong pangalan mo. Sa tanong mo kung pwede na bang itapon yung ginawa mo o ginamit mo, huwag mong itapon yun kasi within 2 days ay dumating ang kanyang matagal na hinihintay. Dumating po sa bahay nila. Huwag mong itapon yan. Itago mo pa rin yan hanggang matapos yung 7 days na ibinigay ko. Bago mo yan itapon, kahit na dumating na siya, huwag mo siyang itatapon, hintayin mo lang yung 7 days na matapos. Maraming salamat po sa inyo, hangad ko ang katuparan ng inyong mga pangarap at hangarin na maayos ang lahat. Mabuhay! Good day everyone!